We bless your holy name, O God, for your name is worthy to be praised and to be exalted, O God. Sambahin ka, Panginoon, at luwalhatiin. Handog namin sa iyo, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba. Na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to John chapter 15 verses 1 to 17. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers.
Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I have learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. This is my command: love each other. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ako ang tunay na puno ng upa sa ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Ngayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din namang iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon.
Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. All hail King Jesus. Thank you.
Purihin, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to John chapter 15, verse 16 to 17, Jesus said, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command. Love each other." Ayon kay Juan, ang sabi ni Jesus, "Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo." Okay, taas mo na ang inyong mga kamay. Pakinggan niyo po ang mabuting balitang ito. Jesus said, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit
fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Hindi kayo ang pumili sa akin, wika ng Panginoon. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anuman hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay tatanggapin ninyo. Naniniwala ba kayo roon? Whatever, sabihin nyo. Ano mang hingin natin sa Ama sa pangalan ni Jesus, kapag tayo ay nagtaglay ng bungang ito, ay tatanggapin natin. Hindi bukas, kundi ngayon. Amen ba? Okay. Nais kong tandaan nyo ang sinabi ng Panginoon that you might go and bear fruit. Hindi fruits, kundi fruit, singular. Fruit that will last. Bunga na mananatili. Ano kaya ang bungang ito? Kapag ito ay tinaglay natin, anuman ang hingin natin sa Ama sa pangalan ni Jesus, sa anumang panahon, sa anumang pangailangan, sa anumang katayuan natin sa buhay, tiyak, tatanggapin natin. Amen? Okay. Taas ang inyong mga prayer request at ang inyong mga tickets ng kamandag ng druga. Tingnan natin kung mayroon na. Now, I want everyone to possess these tickets, whatever it is, the 1,000 or the 300. You know why? Ako'y naniniwalang ang mga ticket na ito ay gagamitin ng Panginoon panlaban natin sa kamandag ng druga. Iyan po ang pangunahing suliranin ng daigdig ngayon, ang kamandag ng droga. Lingid sa ating kalaman, iyan po ang sumisira ng buhay ng tao sa kasalukuyan. Subalit, pakinggan niyo po ito, sa gitna ng halamanan, may dalawang punong kahoy po doon. Ang isa ay puno na kapag hinipo natin o kinain ang bunga noon, hahantong sa kamatayan. Karamdaman, kaguluhan at kamatayan. At nangyari nga. Ang isang puno doon na katabi ng punong yon ay isang puno na ang bunga kapag kinain ay tataglay ang kumain ito ng buhay na walang hanggan. Ano kaya ang punong yon? Iyan ang ating aalamin ngayong gabi at ako'y naniniwalang ang ating overnight ay hitik sa bunga at tayo'y tiyak magtatagumpay laban sa kamandag ng droga. Sabihin niyo, Panginoon, ibig ko pong ako ay inyong pagpalain at bigyan ng kapangyarihang lumaban sa lahat ng suliranin sa daigdig na ito. At ako'y naniniwalang anuman ang inyong gamitin at
pagpalain, bilang, pananggalang, panlaban sa lahat ng kapighatiang lumalaganap sa aming paligid, kami ay magtatagumpay. Magtatagumpay. Amen. Amen. Okay, baba ang inyong mga hawak kamay at ibalik sa itaas ang kamay at sa bilang kong tatlo, yuk-yuko tayong tatlong ulit at kung gusto kayong, kung may gusto kayong pagalingin sa bahagi ng katawan, iyon ang inyong hipuin. Kung anong bahagi ng katawan ang may karamdaman, iyon ang hipuin nyo ng tatlong ulit. At sasabihin nyo, magaling na. Magaling na. Magaling na ako. Naniwala kayo ron? Isa, dalawa, tatlo. Purihin, purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. You may be seated. And so ilang Sabado na lang? Huli na sa Sinex Saturday, August 12. Ang susunod niyan ay August 19. So para hindi ko makalimutan, ibibiling ko na po sa inyo ang mahalagang bagay. Sa overnight natin, dress code all white. At lahat na babae ay magbibilo ng puting panyo sa panahon ng banal na misa. At dalhin nyo ang lahat na ibig nyong pagpalain ng Panginoon sapagkat nasusulat, pinipili ng Diyos ang maliliit na sangkap, mga bagay na hindi pinapansin ng mundong ito upang gamitin niya sa ikabubuti ng tao at sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Amen ba? Purihin natin Panginoon. Purihin ang Diyos. And by the way, mayroon po sa akin nagbigay ng mga cellphone additional prizes sa ating raffle. At ako'y naniniwalang mayroon din magre-regalong kotse para sa inyo. Dagdag na raffle regalo doon sa ticket na 1,000. At ako'y naniniwalang maliban sa kondo, mayroon pang darating na mga cash prizes doon sa 1,000 ticket. At higit sa lahat, manalo kayo sa hindi, uuwi tayong lahat na panalo. Amen ba? Okay. The message, healing message tonight is very simple and very short. Hindi ko pahahabain, dadalhin ko po sa salitang bunga. Bunga. Ang sabi ng Panginoon, kaya kayo ay naririto, ako ay naririto, hindi sa sarili nating kagustuhan. Kung tayo ay pipili, tayo ang mamimili, siguro nasa shopping tayo o kaya naroroon tayo sa bakasyonan. Amen? But we are here because we are chosen. Narito tayo sapagkat tayo ay pinili ng Diyos. Pinili sa karamihan. Pinili dahil mayroon siyang layunin para sa atin. Ano ang layunin niya? Tayo ay mamunga ng sagana. Now, two words, dalawang salita ang aking ibabahagi sa inyo.
ang salitang bunga at ang salitang pananatili. Pananatili. Now, as I said earlier, in the garden, sa pasimula pa, as I have told you before, God's favorite hobby is gardening. Iyan ang unang ginawa ng Diyos matapos likhain niya ang tao, gumawa siya ng isang halamanan. Lahat na uri ng kahoy na nagbubunga ay naroroon sa halamanang iyon. At iniligay niya ang tao doon sa halamanang iyon bilang tagapamahala. At ang wika niya sa dalawa sa tao, makakain niyo ang lahat ng bunga ng kahoy diyan maliban sa bunga ng isang puno sa gitna ng halamanan. Huwag niyo iyong hihipuin at huwag niyong kakanin ang bunga noon sapagkat sa sandaling ginawa niyo ito, kayo ay mamamatay. Anong unang pinagbawal para hindi mamatay? Hindi magkaroon ng karamdaman? Pagkain. Pagkain. Lahat na karamdaman ngayon, sa totoo lang, nagmumula sa kinakain natin at mga iniinom. Lingit sa ating kalaman, the food we are eating is already poisoned. Why we are surviving? Because God's grace is working in us. Ang sabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, ang sino mang sa akin manalig at manampalataya, pakainin man ang lason, hindi siya maano. Umino man sila ng lason, hindi sila maano. Iyan po ang kapangyarihan ng mga taong pinipili ng Diyos. Kaya pasalamat tayo sapagkat kabilang tayo sa mga pinili ng Diyos. Ang tao, panghuli ang Diyos. Bago pag ginamit ng tao ang kapangyarihan ng pamimili, inuuna ang sarili, inuuna ang paligid, nakakalimutan ang Diyos. Naalala lang natin ang Diyos kapag wala na tayong matakbuhan. Kapag ika nga, nasa dulo na ng ating lubid. Amen ba? Then, Jesus said, according to this gospel written by John, I am the true vine. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. My father is the gardener. So, the other tree, the tree of life that is in the middle of the garden, which is just side by side with the tree that results into death, is the tree of life, the true vine. Ang tunay na puno ng ubas na pinagbubuhatan ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasya. Buhay na walang hanggan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, without our knowing it, God has already chosen a people. May pinili na at tinatawag ang pinipiling ito upang mapasakan niya, upang pagharian niya. Amen ba? Now, so, what is the taste? Ano ang lasa? Ano ang hugis ng bungang tinutukoy na humahantong sa buhay na walang hanggan?
ano ito? Ha? At paano ito mapapasa atin? Kapag ito ay napasa atin, wala kang hihingin na hindi sa Ama, wala kang hihingin sa Ama na hindi sa iyo ibibigay. Sa pangalan ni Jesus. Whatever you ask the Father in Jesus' name, you will have it. Tatanggapin mo. Amen? So alam nyo na ba kung ano ang bungang ito? Ha? Sino nakakaalam? Sinong may ticket na? Yung may ticket na, ang yung wala pang ticket, siguruhin yung magkaroon kayo ng ticket sa susunod na Sabado. Ha? Ako'y naniniwalang gagawa ng maraming himala ang ating Diyos sa pamamagitan ng mga ticket na ito. Narinig ko ang mga patotoo tungkol sa ticket ng Miracles Are Forever. Sa totoo lang, wala nang forever daw ngayon. Only miracles are forever. Why? Because God is forever. Amen ba? Now, pakinggan natin ang pahayag ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga lagad ayon kay Juan, Kabanatang 15. Ang sabi ng Panginoon, I am the true vine and you are the branches. Siya ang tunay na puno ng kahoy na nagbibigay buhay. Buhay na humahantong sa walang hangganan. Amen? Pagkatapos sinabi niya, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Kung mananatili kayo sa akin, at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. And so, brothers and sisters, I have discovered the secret of receiving God's grace at all times. Grace that is amazing. Grace that is overflowing. Grace that is available at all times. Pagpapala at biyayang naririyan, umaapaw, siksik, liglig. Sa lahat ng panahon, available para sa atin. Now, chosen and appointed, sabihin nyo. Pinili at anong sa Tagalog ang appointed? Hinirang para magkaroon ng kapangyarihan. Pag sinabing appointed, I appoint you as customs commissioner, may kapangyarihan ka sa customs. If I say I appoint you as BIR commissioner, may kapangyarihan ka sa BIR. Amen ba? If I appointed you as Secretary of Labor, may kapangyarihan ka sa lahat ng babaeng naglilibor. Amen ba? Okay. Now, let us examine this tree. This vine. The true vine that bears good fruit, fruit that will last, mananatili, is no other than Jesus Christ, our Lord. Si Jesus ang tinutukoy na puno
sa gitna ng halamanan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan ang sinumang kumain ng bunga noon. And the fruit that is being referred to in this gospel is, tatandaan nyo, hindi po sinabing fruits, ha? Kundi fruit, singular. Ito po ang bunga ng salita ng Diyos. Bunga ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, kung mananatili kayo sa akin, bilang mga pinili, at mananatili sa inyo ang aking salita, at susundin niyo ang aking mga utos, ask whatever you wish. Hingin niyo ang inyong maibigan. Kung anong kailangan niyo, tiyak darating. Darating. Tasa kamay niyo. According to Ecclesiastes, paulit-ulit ko ito sapagkat ibig ko pong maunawaan ng tao ang sinasabing God makes all things beautiful in its time. Hindi in His time. In its time, ITS, sa kanya-kanyang kapanahonan. Ginawa na ng Diyos ang lahat ng bagay na maganda sa kanya-kanyang takdang panahon. Ang buhay mo ay gaganda ngayon sapagkat ito na ang tinakdang panahon. Amen? At gaganda ang buhay natin kapag tinaglay natin at pinanatili ang bunga ng salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? At ito na ang ating magiging katayuan sa buhay. Hindi tayo ang pumili nito. Pinili na ng Diyos ito para sa atin. Tatanggapin na lang natin at gagawin natin. Amen ba? And what is the fruit of this fruit? Ano ang bunga ng bungang ito? Ha? It's found in Galatians chapter 5 verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit, remember, is the Word of God. Ang bunga ng Espiritu ay walang iba kundi ang bunga ng salita ng Diyos na ipinahatid sa atin. Kung ito ay tinanggap natin sa ating mga puso at ating isinabuhay, ang kalakip na utos doon, ito po ang ating tataglayin. Ito ang magiging buhay natin. But the fruit of the Spirit is love, not hatred. Love, not hate. Hindi pwedeng magkasama ang hatred and love. You are either on the other side or on the side of love. He who has this fruit loves. At ang pag-ibig, sabi sa Biblia, ang nakapagtatagumpay sa lahat ng bagay. Amen? Walang hindi na pagtatagumpayan ang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay ang Diyos. Sa Diyos ay walang imposible. Mapangyayari ang lahat sa mayroong pananalig sa Diyos. Amen ba? Now, you examine yourselves tonight.